Samantala, kahit walang namumugsama ng panahon, magdamag na nakaranas ng mahinang pag-ulan ng ilang bahagi ng Metro Manila. Bahagyaring tumaas ang level ng tubig sa Lamesa Dam, pero pagtitiyak ng mga otoridad, balabo raw itong umapaw. Mula sa Pag-asa, may live report si Maria Bulaklak Ausente. Maria. Tama ka dyan, Igan. Mahina at kalat-kalat na pag-ulan ang na-monitor at naranasan sa buong Magdamag, particular dito sa ilang bahagi ng Metro Manila. Kaya ayon na rin sa Pag-asa, hindi naman masyadong tumaas yung level ng tubig, particular sa Lamesa Dam. Igan, as of 5 a.m. sa monitoring ng Pag-asa, nasa 79.65 ang level ng tubig sa Lamesa Dam. Isang metro lang layo sa spilling level nito na 80.15 meters. Nasa below normal high ito ayon kay Elmer Caringal, hydrologist ng Pag-asa. Kaya bagaman masasabing bahagi ang tumaas ang level ng tubig, walang dapat ipangamba ang publiko, lalo na ang mga malapit sa mga dinadaluyan ng tubig. Una, dahil walang malakas na pag-ulan at wala ding na-monitor na sama ng panahon ang ahensya. At pangalawa, makukonsumo naman kasi agad ang tubig na nasa Lamesa Dam. Igan, tulad ng ating nabanggit, walang namataang sama ng panahon ng Pag-asa sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Bagaman na nakakaapekto sa mga pag-ulan, partikular sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, ay ang tail end of a cold front na patuloy na binabantayan ng Pag-asa. Magiging maulap din ang bahagi ng Mindanao dahil sa easterlies. Magiging cloudy hanggang partly cloudy din ang sitwasyon naman sa Visayas. Kaya payo ng Pag-asa, may inam pa rin na magdala ng payong para sa mga inaasahang kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, inaasahan pa rin ang 3.4 hanggang 5.0 meters na taas ng hampas ng alon. Kaya sa mga maliliit na sasakyang pandagat, umiwas na po sa pagpapalaot, lalo na partikular sa Northern Luzon. Ganon din, sa mga malalaking sasakyang pandagat naman ay pinapayuhan ng Pag-asa na maging alerto. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Balik muna sa iyo, Igan. Maraming salamat, Maria Bulaklak Ausente.